Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa akin channel. Ako nga pala si Jan TJ Cruz. At today, gagawin natin yung most requested na tutorial, no? Ito yung nag-trend sa TikTok mga boss na Time Me Down edit, no? So, bali, shoutout nga pala sa gumawa ng edit na to, no? I-remake natin siya ngayon. Credit sa'yo, boss, kung sino man yung gumawa nitong edit na to, no? So, by the way mga boss, gumawa nga pala ako dito ng eto yung example natin. So, para hindi na kayo mahirapan mag-marking, so ilalagay ko na lang to sa description, no? So, sa TikTok ko din. So, ayun. Bago nga pala natin ito simulan, kung bago ka lang dito sa akin channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video. So ayun mga boss, unang-una kailangan natin ng mga crop na image, no? Or yung crop na. So para mapabilis or para mag-crop, so tuturuan ko kayo kung paano mabilis mag-crop, no? Isang click mo lang sa Google. So ayan mga boss, bali punta lang kayo sa Chrome nyo and then search nyo yung remove.bg. So ito na yung matagal ko nang ginagamit sa pag-crop ng mga image. Di lang sa pag-crop, pagtanggal ng background, no? So ang gagawin nyo lang dyan, upload image nyo lang. And then yung makikita nyo, meron akong mga nagawa na dito. Ayan, so ito, example ito. Ito, bibigyan ko lang kayo ng example, ah. So, click nyo yan and then done. Mag-automatic na siya na magka-crop. So, bali yung background nga pala, meron akong tutorial kung gusto nyong gayahin. Ay, lalagay ko na lang din sa description. So, ayan, kapag na-crop na yung background, i-download na natin siya. So, bali ako, hindi ko na-download kasi meron na ako. So, pwede din naman yung hindi ganyan yung background, no? So, example natin. Eto. Ganyan din yung kalalabasan, no? Basta ganyan lang yung gawin nyo, mga boss. So, bali after nyong matapos lahat, punta na kayo sa Elite Motion or Alight Motion. Create na tayo ng project. 9x16 yung gamitin nyo. So, create project. So, recommended ko na din sa inyo, mga boss, na gawin yung 60 frames per second kung kaya ng cellphone nyo. 60 frames per second, pero yung akin 30 frames per second lang kasi hindi na kaya ng cellphone ko, sobrang dami na project. Okay, so kapag nagawa nyo na yan, ito, lalagay ko yung ginawa ko, lalagay ko na lang sa description, ha. So ito yung ginawa ko na, para hindi na kayo mahirapan. So kung makikita nyo dito, may intro na nakasulat. So ayan yung ibig sabihin ng intro. So kapag nagbago yan, doon na tayo magsisimula. So, pag nagbago yung kulay, yan, ito na yung markings. So, magki-click tayo ng mark or plug. So, click nyo lang to para mag-plug tayo. And then, pag nagbago ulit yung kulay, dun ulit tayo magmamark. Or bago magpalit yung kulay. So, ayan, kung makikita nyo, nagpalit ulit yung kulay. Magmamark tayo. So ayan, bali pa fast forward ko na to. Basta download nyo na lang itong video na ginawa ko, no, para hindi na kayo mahirapan mga boss. Pero kung ayaw nyo at kung gusto nyo magsarili ng markings, all goods mga boss. Basta yung ganito yung ginagawa ko. So, bali, ito na yung first example. Pero, ganyan pa rin yan, no? Meron na din nga palang music to, yung ginawa ko. So, ayan, paulit-ulit na lang yan, mga boss. So, hindi ko nagagayahin. Or, basta meron na yung markings pagpalit ng kulay. Tutorial kasi yung gagawin natin, hindi na natin pahabain. Kaya, isang example lang muna yung gagawin natin, no? Okay, so, bali, dito muna tayo sa umpisa.
So bali dito sa intro nyo, magkikreate kayo ng new project. So gawa ulit tayo ng new project. So bali bilangin nyo muna ako ilang seconds yung intro. So bali meron ditong 4 seconds and 3 milliseconds. So create ulit tayo ng project. So create ulit tayo ng project 9x16 ulit. Tapos titlean nyo ng intro. Pagkatapos nyan, add tayo ng pang intro nyo. Example, itong akin. Asan na ba yun? So yan, ito yung example ko. Tapos 4 seconds and 3 milliseconds yan. Cut natin or split natin siya, no? Yan, example lang naman to. Pag nagawa nyo na yan, screen record natin to, no? Screen record nyo tong buong screen na to. Screen record nyo lang siya. Kahit anong screen record yung gamitin nyo, basta yung walang watermark. Okay? Sana nasundan nyo ako, mga boss. Alam ko medyo nakakalito, pero sana masundan nyo. Okay, so kapag nagawa nyo na, na-screen record nyo na, pwede kayo mag-add ng mga idea nyo or sariling idea, no? Then balik na tayo dun sa project natin. So bali, andito na ulit tayo sa project. And then kapag nagawa nyo na yung na-screen record nyo, add natin siya dito sa intro. Okay, so add natin. Halimbawa, ito yun. Yan, defeated ata yung awan na. Pero, ayan, okay na yan. Ika-cut natin siya dito sa mismong 4 seconds. Pero yung nagawa ko is 5 seconds, kaya in-split ulit natin. So, ayan, kung mapapansin nyo, ganyan na siya. So, next, yan, dito sa next na markings, kung makikita nyo, meron ako nilagay dito na app. So, dito na natin ilalagay yung crop na image. So, add lang natin. So, dapat 9x16 din yung size. Sa akin kasi hindi, kaya ipipil screen ko na lang. Yan. Then, cut natin dito sa next mark. Or plug. If I'm mistaken. English pa yun, no? Okay. Next na gagawin natin, punta tayo sa move and transform. Maglalagay tayo ng moving tool. So, maglagay tayo ng dalawang keyframe. So, yung keyframe ito para gumalaw or para mag-up siya, no? So, yung first keyframe, lalagay natin sa baba. Yan. Then, grab. So, yung grab, ganito na lang, gayahin nyo. Copy curve natin. Ito yung example, mga boss. Yan. And then lalagyan natin ng Gaussian blur yung intro natin, no, para lumabo. Wait lang, extend natin. Mga bandan dito lang. Extend pala natin, no, para makita din. Then Gaussian blur. So bago siya lumabas, dapat blur na siya, no. So add effect tayo. So, blur, and then lagay nyo yung Gaussian blur. So, sa part na to, bahala na kayo kung gaano nyo siya or saan nyo siya ilalagay. So, yung una, 0. Tapos, lalabo. Aangat yung icon nyo. Yan. So, bali, meron na tayong intro. Next, punta na tayo dito sa second markings or plug. Dito naman, lalagay na natin yung mayroon na siyang background. So, example, ito. Then, fill screen natin para ka-size. Then, cut natin siya. Ganyan yung magiging kalalabasan. Pag angat niya, magkakakulay. So, yan. Napaka
Sana masundan nyo pala, no? Napakatuloy eh. Okay. So, next naman is lalagyan natin siya ng effect. So, add effect lang tayo. Unang-una muna natin lagay is style. So, punta lang tayo sa distortion. Click natin yung tiles. And then mirror. On nyo lang. Yan. Next, lalagay natin yung oscillate. So, move and transform. Tapos, oscillate. Sa oscillate, depende sa inyo kung may sarili kayong shake, no? So, pero kung wala kayong shake, gaya nyo muna itong akin. So, yung angle, 90% or 90. Sa frequency, ano ba yung frequency ko? 1.43 na lang. So, ayan, frequency 1.43. And then, sa magnitude, maglalagay tayo ng dalawang keyframe dito sa magnitude. So, bali dito sa first keyframe, lagay natin siya sa 299. Yan. Then dito, 1. Lagay natin siya both side, no? Sana nakukuha niyo mga boss. And then, lagyan natin ng graph. So, sa graph niya, ganito. Gayahin niyo na lang. Pero, kung may sarili nga kayong shake, may iba yan, di ba? Okay, next. Kapag nagawa nyo na yan, punta naman tayo sa move and transform ulit sa random displacement lagay nyo. Sa random displacement naman, sa magnitude, gawin yung 35 yung first keyframe. So, maglagay ulit kayo ng dalawang keyframe tapos sa pangalawa, 0. Then yung graph, gayahin nyo lang doon sa kanina. Ayan. Tapos sa evolution naman. So sa evolution, 0.30 to 0 ulit. Then graph, ganyan ulit. Sa seed, so 0.30 din. Pero pwede din yung babaan, no, kung gusto nyo. Kung ayaw nyo ng mas shaky. Tapos babalik ulit sa 0. Then graph ulit, ganyan. Ayan. So, hindi pa siya maganda kasi wala pa siyang motion blur. Kaya add natin ng motion blur. So, add natin. Punta tayo sa blur and then motion blur. Babaan nyo lang yung tune. Gawin nyo lang 50% or 0.50. Natin dito is yung lean. So, gagawin natin yung lean or yung nagtatagilid, no? Hindi ko alam tawag eh, pero ayun na lang tawag natin, lean. Okay? So, wait lang, patay muna natin yung wifi. So, punta lang muna tayo sa move and transform. So, yan. And then, punta kayo dito sa zooming tool. Kung makikita nyo, meron tayong apat na markings.
Then maglagay lang kayo ng apat na markings dyan. Ay, tatlong, apat na keyframe pala na, sorry. So, yan. Bali, dito sa una is normal. And then, dito sa pangalawa, i-zoom natin. Next, zoom, ma-zoom pa. Kesa dun sa una. Yan. Tapos, dito normal lang. Lagay natin both side and then lagyan natin ng graph. So, next, kapag nagawa nyo na yan, punta naman tayo sa effect nya, no? So, add effect lang ulit tayo. So, punta kayo sa move and transform. Lagay natin yung oscillate. Ay, lagay natin yung oscillate, ha? Tapos, yung tiles. Lagay nyo din pala muna yung tiles, no? So, distortion, warp, tiles, then mirror. Iangat nyo yung tiles, ha? Iunan nyo yung tiles. Yan. Tapos balik na tayo dito sa oscillate. So, dito sa oscillate naman, yung angle gawin natin 0. Frequency is 1.43 pa rin. Then sa magnitude, dito maglagay ulit tayo ng dalawang keyframe. Yung pinakadulo, 1. So, lagay na natin sa dulo. Then dito sa first keyframe, lagay natin sa 200. Yan, 219. Tapos, adjust na natin siya dito. Then, lagyan natin ng graph. So, sa graph niya, ganito na lang para smooth. So, kung nabibilisan kayo, ganyan na lang. Okay din naman, no? So, yan. Next, add effect lang ulit tayo. Lagay natin exposure. So, sa exposure, pali, dito sa exposure, baka malito kayo, kaya, pagmasdan nyo maigi yung gagawin ko, mga boss. So, sa exposure, maglagay tayo sa bawat markings ng 52. So, yan. Maglagay tayo. 1. Isa ulit. Tapos isa ulit. Bali, tatlong keyframe. So, sa pagitan or gitna, babalik natin siya sa 0. So, 0. And then, 0 din dito sa gitna. Then, 0. 0 ulit. So, parang babalik siya, no? Yan. Sana naiintindihan nyo, mga boss. Ang hirap lang talaga ipaliwanag. Pero, sana masundan nyo. So, from 51 to 52, tapos babalik sa 1.51, babalik sa 0, 1.51 ulit. So, ganyan, paulit-ulit. Tapos, lalagyan natin ng graph.
So sa drop, ganito, gayahin nyo na lang. First, second, ito, tapos in, yon in at saka out graph, in ulit. Halito kayo mga boss, papakita ko sa inyo ha. So from 1.52 pupunta sa 0, babalik ulit sa 1.52, balik sa 0, 1.52, 0. Okay, so yung graph baliktaran lang din. So in, out, in, in, out, in. So yan, sana nasundan nyo mga boss. Kung hindi nyo nasundan, may playback speed tayo. Tignan nyo na lang kung ano yung ginagawa ko. Muna kayo ng markings yan, para hindi kayo malito, no? Magawa nyo ng ayos. So ayun lang, sana may natutunan kayo mga boss, at sana magawa nyo ng ayos, no? Hindi kayo malito sa mga pinagsasabi ko.
sana na sundan niyo talaga ng ayos at magawa niyo ng ayos, no, mga boss. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video natin. Hindi na natin tatapusin. Baka umaba pa. Basta ang gawin niyo na lang, ulitin niyo na lang yung ginawa niyo. Copy niyo na lang yung mga effect. And then paste niyo sa mga susunod niyo pa na layer. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video. At lagi nyo lang tatandaan niya pala na hindi ka angat sa buhay kung hindi mo pagsisikapang mausay. Maraming maraming salamat and peace out!